service, mga kaibigan, guys. Balik na naman tayo sa daily vlog. Bago natin gawin yung daily vlog, isang magandang araw naman sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Sana nga, lagi tayong pagpalain ni Lord. Kahit sa nangyayari sa atin ngayon, sa panahon natin, sa panahon ngayon, magpapasko. Kaso, pakiramdam natin, ito na yung pinakamahirap na Pasko, mga kaibigan, mga ka-service. Kasi, halos maraming walang trabaho, maraming mga trabaho na nagsara, maraming tayong dapat gawin, hindi natin magawa dahil sa pandemic ngayon. So sana, pray na lang natin lahat na masaya pa rin tayo itong Pasko na to. Importante naman sa Pasko ay hindi naman puro saya. Isipin din natin si Lord kasi ngayon yung kanyang kapanganakan. Isipin natin siya. Isama na rin natin yung pagligtas niya sa ating mga kasalanan. So yun, huwag natin kalimutan si Lord dahil siya yung sumalo sa lahat nating kasalanan. Kaya ang Pasko, hindi lang puro saya. Isipin din natin si Lord. So yan mga ka-service. Pag-uusapan natin ngayon mga ka-service, medyo saglit lang ito, mga maitsi lang ito, mga ka-service, mga kaibigan. So we are talking about law. Pwedeng batas, pwede rin law na pababa. So ngayon medyo nakakatawa na parang hindi, pero tingnan na natin mga ka-service. So diba, unahin natin yung mother. Mother become a mother-in-law, diba? Father-in-law, pwede ba father-in-law? Kasi ang alam ko, sister-in-law meron. Brother-in-law, meron ba nun? Brother-in-law. So yan, meron sila na mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, father-in-law, meron ba nun? Kaya, ang mabigat na tanong ngayon dito guys, mga kaibigan, mga ka-service, how about wife-in-law? I think there's no words like that, you know. Di ba parang walang salitang ganun eh, wife-in-law. Ikaw kaibigan, ikaw ka-service, sa palagay mo, ano ang pwede sa wife? Ako mayroon akong alam kaibigan sa wife. Ikaw kaibigan, mga ka-service, mayroon ka ba? Mother-in-law, pwede. Father-in-law, pwede. Brother-in-law, pwede. Sister-in-law, pwede. Wife. How about wife? Ikaw kaibigan, ikaw ka-service, anong pwede sa wife? Hindi kasi pwedeng wife-in-law eh. Walang ganun, di ba? Ano mga kaibigan, sirit na? Wala, di ba? Pero ako, mga kaibigan, meron. Alam mo ba kung anong dapat sa wife? Wife is
She is a law. Siya yung batas, kaibigan. She is a law. So yan lang muna mga kaibigan, yung patawa natin. Kung natatawa ka eh, okay. Ganun na lang, pag natatawa ka, ganun na lang. Kaya like, ganun. Pwede mo rin na ako subscribe. Kung bago ka lang sa akin channel, pwede mo ko subscribe. So bago natin tapusin yung maiksing vlog natin, sa magandang message muna. Una, sa magandang araw sa ating lahat. Advance Merry Christmas, Happy New Year. Mga kaibigan, mga kaservice, pipilitin natin na sasaya pa rin tayo. Pipilitin natin maging masaya pa rin yung Pasko natin. O yung New Year natin. Kahit sa likod ng mga nangyayari na hindi natin kagustuhan, na hindi natin gusto, siguro yung mga nangyayaring ganyang klaseng pangyayari, pwede natin isang tabi na lang muna. Yung lungkot, palitan na muna natin ng saya. Kasi, mga kaibigan, mga kaservice, kapag ang lungkot ay pinabayaan mong lalamunin ka, tiyak hindi magiging maganda ang resulta. Kaya ngayon, mga kaservice, mga kaibigan, yung lungkot, huwag nating hayaang lalamunin tayo sa lungkot. Dahil magre-register yan sa tiyak na hindi kabutihang pangyayari. Dahil kapag ang lungkot, sinamahan ng stress, sinamahan ng kung ano-ano pa, baka hindi mo makontrol yung sarili mo. So, isang problema, pwedeng magiging magresulta ng sangasangang problema. Kaya, bago mangyari, mga kaibigan, mga ka-service, guys, advice ko lang sa bawat isa sa atin, dahan-dahan na nating i-let go yung lungkot. Kasi yung lungkot, yung pinaka-fundasyon sa mga pangyayaring hindi kagandahan. Lungkot, puot, saka galit, yan. Sana guys, mga ka-service, mga kaibigan, yung lungkot, puot, galit, huwag nating hayaang lalamunin yung buong buhay natin, mga kaibigan. Kasi kapag pinabayaan mo, yan ang maghari sa buhay mo, tiyak, walang magiging resulta sa buhay mo, kaibigan. Kaya kapag mayroong ganun, kaibigan, lungkot, sama ng loob, galit, o kaya puot, dahan-dahan na natin i-let go yan, kaibigan. Sabay-sabay natin, kaibigan, gawin yan. Para yung mukha nating balungkot, dahan-dahan nating mapalitan nang unti-unti ring saya. Makikita kayo sa mukha natin yan. Kahit wala tayong sinasabi, makikita yan sa mukha natin. Kaya, bago tayo lamunin yan ng buo, let go na natin. Unti-unti natin hayaang lumipas yan. Lilipas din yan. Kaya mga kaibigan, sana, kung mayroon ka man nun sa sinasabi ko, lungkot, galit, puot, sana sabay-sabay natin gawin na unti-unti natin kalimutan yan, unti-unti natin palipasin yan para sa ikabubuti sa ating magiging bukas pa. Halimbawa, mayroon tayong mga anak pa na kailangan natin gabayan, doon na lang tayo pupukos. Kasi pag pupukos ka,
sa nakaraan, malamang walang mangyayari. Dapat pupukus ka para sa kinabukasan. Para tiyak na mayroong mangyayari. Kasi doon ka nakatuon. Huwag tayong pumukus o tumuon sa mga nakaraang malungkot na pangyayari. Kasi kapag yun ang pabayaan mo na lumamon sa'yo, walang mangyayaring maganda ang kinabukasan mo o kinabukasan ng anak mo. Kaya, guys, mga kaibigan, mga ka-service, sabay-sabay natin gawin yan. Unti-unti natin kalimutan yung mga pangyayaring hindi natin lubos na nagugustuhan. Kaya mga kaibigan, yung magandang message natin, mga kaibigan, stay safe. Kailangan natin yan para sa ating pamilya. Kailangan mamumuhay tayong kasama si Lord palagi. Kasi kapag sa buhay natin ay kasama natin si Lord, parang gabihan, araw. May kadiliman, pero sa likod ng kadiliman, mayroong liwanag. Kasi pag hindi natin isama si Lord sa buhay natin, hindi tayo mag-pray sa Kanya, baka mamaya, puro gabi na lang ang aabot sa buhay mo. Kaya, kailangan natin si Lord, kaibigan. Kailangan natin mag-pray sa Kanya. Para mayroong gabi, mayroong umaga. Sabihin nun, pag mayroong gabi, mayroong umaga, ang umaga ay bagong pag-asa. Ayun mga kaibigan. Dyan na naman yung daily vlog natin. So, stay safe. Follow the rules. Mga LGU natin. Ayun natin yung sundin natin para sa ikabubuti ng lahat. Okay na mga kaibigan, mga ka-service. Tapos na naman yung vlog natin. Okay, thank you. Bye-bye.